afternoon po. Afternoon. Ako po ay namamangha po sa inyo kasi nandito pa rin kayo sa church. Amen. Sorry po, yung mga kabataan ang nakatagal hanggang ako. Pero parang mga bagong panganak lang sa ating mga malalakas pa po, ano? Hindi po. Let's pray po one more time. So Father in heaven, we surrender our time, our influence, our minds to you, Lord. We pray, Lord, to the Holy Spirit, Lord, to for us to understand your word. Give us wisdom and understanding so that we might search out your will in the writings of the prophets, Lord. And to forgive our prayers, give us a new prayer. Ang request po sa akin na topic ni Sister Arian ay how to study the Bible. Ang akala ko po, eh, paano magbigay ng Bible study? Hindi pala, hindi lang na. Kasi, paano mag-aral ng sarili mo sa Bible? Ah, kasi po kung paano magbigay ng Bible study, talagay ko mas experience si Seth doon at saka yung mga theology natin at siya kaya talaga yung profession na doon. At saka siyempre pag-study ng Bible, actually caring. Anyway, dahil na-curious yata si Arian kung bakit paano ako nung study ng Bible, nasanay ako na. So, i-describe ko lang po sa inyo kung paano ang nakakatulong o paano ako nag-aaral ng Bible. Kasi iba-ibang tao, meron po tayong sariling paraan at kung paano po rin natutulang sa iba yung kung ano nakakatulong sa paghahanap ko ng katotohanan sa Biblia. Ang Biblia po, lahat naman po tayo naniniwala sa Biblia. So, hindi na tayo mga atheist o mga Biblia. Iba po, lahat naman po, lahat tayo okay sa Bible. Kasi kung hindi, iba naman ang kwento. Yung mga hindi naniniwala sa Bible, sa pagtingnan nila yung archaeology o kaya yung Daniel 2, pag nakita nila na yung history ay sumusunod sa biblical prophecy, yun magkakaroon ng credibility ng Bible. Kasi ang Diyos na ang nakaharap ng hinaharap. Pero sa atin, kung naniniwala po sa Bible, hindi pa rin natin alam yung buong Bible, pero may mga tanong sa ating isip. Katulad po nung ako nagtatanong po ako, paano nila nalaman kung alin ang ilalagay na book sa Bible at saka hindi? Hindi ba? Paano nila nalaman na itong propeta na ito ay totoo at hindi? O itong propeta ay hindi? Kasi marami nang unang panahon na naman. So, nung nag-attend po ako last ng IAS Theological Forum, last year, doon po na parang na sagot yung aking katanungan sa isip. Kung bakit yung Bible ay may 66 books, kung bakit yun lang yung books, at bakit yung ibang books na tagpuan sa mga cave dun sa Qumran cave ay hindi sinama. Meron parang technique kung malalaman mo kung galing sa Diyos o hindi yung sumusulat. Ang nandito po yan, nandun din sa Bible. At pag tinignan po natin ang history ito po fundamental belief number one. Pag tinignan natin, noong unang panahon, nilalang si Adam and Eve, nakakausap nila ang Diyos. So wala silang duda na yun ang sinasabi ng Diyos. Nung sila nagkasala, umalis na sila sa Garden of Eden, ang natatandaan nila yung sinasabi ng Diyos. Pero hindi na nila nakikita ang Diyos dahil sa kasalanan. Kaya pala ang Holy Spirit ay pinadala para tayo ay masanctify. Dahil walang makakarating sa langit na makasalanan. Siyempre, nagsisi dapat lahat. At walang makakabitin sa Diyos na hindi mo mamatay unless malinis tayo ng ating mga kasalanan. Kayo pala ang ating lesson kaninang umaga. Ngayong week, the Holy Spirit is holy, sanctifies us so that we can be ready to face our God. So, ang nakalagay po dyan sa Isaiah 8, ang tanong, paano nalalaman kung alin ang mensahe sa Diyos at hindi? Dahil may mensahe rin si Satanas. Nagkukunwari si Satanas na siya yung nagsasalita as Diyos. Paano natin malalaman? Itatanungin natin si Adam.
si Adan, ano bang sabi ng Diyos? Kasi si Adan ang nakausap ng Diyos. Kasi siya ang nakakaalam. Yung mga anak ni Adan, ano bang sabi ng Diyos? Ganito ang sabi. So, pag may sinabi, may naisip ko ng iba, hindi, ganito ang sabi. Kaya si iba nagtala, hindi niya tinanong si Adan. Kay Adan, binigay yung instruction. So, tatanungin natin kung sino yung malapit sa Diyos. Kaya pag tayo nagtatanong, ano ba may tanong po tayo? Mayroon akong tanong po sa Bible. Sinong tatanungin natin? Yung mga mag-iinom? Yung mga... Siyempre, yung mga mag-iaral ng Bible. Katawag po doon yung reference. Ay, yung reference at itinan natin yung credible na reference o yung wala namang yung nakasulat lang dyan sa talero kung saan. So, ang anak tayo lang, matatanungan natin, ipang sigurado natin. So, yung idea na ito ngayon, so, may mga prophet. Paano nung mga prophet ng Old Testament, paano nila nalaman na umigil? Kung pareho siya dun sa sigurado nila una. Kung pareho sa sinabi ni Adan, kung pareho sa sinabi ni Enoch, kung pareho sa dumos ng mga nauna, totoo din yan. Kaya po, kahit si Jesus, sabi niya, sa Matthew 5:17, sabi niya po sa Matthew 5:17, kung pwede niyo pong i-open, I come not to destroy, I think not that I come to destroy the law or the prophets. I come not to destroy but to fulfill. Ibig sabihin, kahit si Jesus mismo, siya na ang Diyos. Hindi niya kinukontra yung mga nauna na totoo. Ibig sabihin, ang idea ko nun, yung mga totoong mensahero ng Diyos, o mga propeta, o mga nagtuturo ng kabanalan, hindi nila kinukontra yung mga nauna na sigurado. Kasi kahit si Jesus, I come not to destroy the law and the prophets, but to fulfill. Kaya, hindi pwede kontrahin yung mga natin, kahit tayo, hindi natin pwede kontrahin yung mga nauna na sigurado natin. Yan din yung prinsipyo kung paano nila inimbestigahan yung mga aklat dun sa king. At tinignan nila kung alin yung hindi kumukontra dun sa sigurado nila na si Isaiah, si Jeremiah, si Moses. Sigurado nila yun. Kasi sigurado rin yung mga sinauna. Bago pa nagpausa yung sinusulat, alam na nila na si Moses ay ayon din kay Adam and Eve. Na sinasabi. So, dapat walang kukontra dun sa mga nauna. Di ba po? Kaya doon nila nalaman yung mga ibang hindi na kumukontra, yung mga kumukontra na doon, hindi na yun. Yes, sir. Sinabi niyo ng Old Testament ay bawal ang baboy, tapos kumukontra yung Old Testament. Ay, hindi yun. Oo. Actually, wala naman kakasulat. Hindi kinukontra yun. Actually, ang isa pang request ni Ariel na topic ay tungkol ng health. At dadagpuan natin ang kumpi ang Leviticus 11. Okay. Pero establish ko muna natin kung paano itong Bible. So, ang sabi ko dito sa... Gusto lang natin talagang malagay yung foundation. Ang sabi ko dito sa Isaiah 8:20, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Kung sino lang ang nagsasabi ng ganto, na nag-composition na siya ay religious teacher, pag hindi naman ang Tagalog niya ay ayon dun sa nauunang sigurado natin, walang liwanag. Napakahigpit ng ibig sabihin ayon. Yung according, hindi lang ito ibig sabihin huwag mong kontrahin. Ibig sabihin ito, sang-ayunan. Ibig sabihin, kahit naman hindi sinasabi sa Bible na bawal magbinyag ng sanggol, hindi naman tinagbabawal, pero hindi yung sinasang-ayunan. Ang kailangan, ang dapat lang natin gawin, ay yung ayun, hindi yung hindi bawal. Yung ayun lang, napakahigpit. So, paano lang yung according yun lang? Okay, so yan po ang nasa isip ko pag ako'y nagbabasa ng Bible. Gusto kong malaman kung ano yung, meron po bang mga nurse dito, mga doctor? Meron mga pag may tinatawag na prescription, yung reseta. Kung ano yung nireseta ng doktor, yun yung ayon din sa doktor. Yan ang tatay. Kung hindi ka pumunta sa Mercurida, pwede bang yan na lang kasi mas maganda eh. Hindi naman pinagbabawal sa akin ng doktor, yan na lang. Yan na lang. Ay, delikado tayo dyan. Sablay tayo, sir. Ang dapat yung prescribed, yung ano yung sinabi, katulad po ni Kain.
sabi ni ng Diyos kay Adam, mag-offer kayo ng lamb, ng tupa. Si Adam, sumunod sa ayon. Si Cain, hindi naman binawal na mag-offer ng, ano, ng gulay. So gulay, hindi yun ayon. Hindi bawal na, pero hindi yun ayon. So para sigurado, dapat ayon talaga yun sa mga nauunang mga sigurado natin na galing sa Diyos. Kung yan ang ating prinsipyo, wala tayong problema sa kahit anong issue. Kasi hindi natin hinahanap yung mga pwede natin gawin na hindi naman pinagbawal. Ang hinahanap natin ay yung pwede gawin na prescribed sa Bible at talagang in-advertise positively sa Bible. Diba? Magunaw na ang langit at ang lupa, pero ang salita ng Diyos ay hindi mawawala. Okay. Kahit matumbay yung palir. Yung salita ng Diyos, hindi yan mawawala. So, yan po. Kaya po, napakaganda ng Bible. Mayroon pang isang verse sa ako pong basahin ninyo sa Psalm 119:99. Ito ang pinaka-excited akong verse. Favorite ko ito i-basahin. Kasi po, napakaganda po ng Psalm 119:99. Ang sabi po dyan, sino pong gustong bumasa sa Tagalog? I have more understanding than all my people. Okay. Sa Tagalog po. Thank you, Sarah. Memorize ko sa Tagalog pero sa asa English daw right? Sa Tagalog. Ganito ang pag-aaral po.
Kasi yung support eh, ganito ang ginagawa ko. Kaya hindi ako natatalo kasi pag mayroong kaso, pag-aaralan ko lahat ng pag-defense, yung positive. Pag-aaralan ko rin lahat ng negative. Para yung negative ng kalaban ko, alam ko na lahat. Kasi kung pag-aaralan ko lang yung mga nakakatuwa lang, hindi mo alam kung anong itatapos sa'yo ng kabilang panit. So pinag-aaralan po niya lahat, inuubos niya lahat ng makikita niya sa mga book tungkol na positive, ang defense, at saka yung lahat ng pwede itanong sa kanya, inuubos niya lahat. Pag na sigurado siya pasa lahat, saka lang siya lumulusog. So hindi siya kalahati lang yung mga positive lang. Positive saka negative pinag-aaralan niya. Sabi niya po, dapat ganun din tayo mag-aaral ng Bible. Pag merong issue, pwede bang kumain ng Bible? Pag-aaralan mo lahat ng verse na sinasabi nila na pwede. Pag-aaralan mo lahat ng verse na sinasabi, hindi pwede. Tapos matitimbang mo. Kasi kung ang pinag-aaralan mo lang yung pwede, hindi mo tinignan yung hindi pwede. May darating sa'yo, sasabihin, ito. Hindi mo papahiya ka. Mas mabuti na po na maunahan mo siya. Malaman mo mali ka kaysa ibang tao ang magsasabi siya mali. So, ganun po ang ginagawa niya pag meron kailangan hanapin sa Bible. Positive, negative, both sides. Kasi hindi tayo pwede mag-conclude sa logic na isang side lang yung ano. Kaya wala dapat pinakalasahan ng kamatayan na hindi pa pinakinggan yung parehong panik, parehong side. Kasi hindi na mabuhay. Basta, balik pala. Okay. So, ganun din po ang ginagawa ni nung preacher na yun. Lahat ng positive sa Bible, lahat ng negative, i-consider niya yun. Tapos saka siya mag-consider. At hindi lang po yun. Gagawin niya sa Bible yun. Gagawin niya rin sa Spirit of Prophecy. Kasi yung writing sa Ellen G. White, mas pinapaliwanag niya yung Bible. At hindi yan kumukontradict dun sa mga dati. Kung babasahin natin ng tama, hindi kumukontradict. Kung meron tayong narinig na nagsasabi na si Ellen G. White, kumukontradict na yung Bible, ganyan-ganyan. Sa isip lang po nila yun. Kasi kahit yung mga tao sa mga writers ng Bible, mayroon ding mga sabi, lalo na yung mga atheists. Sabi na natignan mo ito sa New Testament, kinokontradict niya sa Old Testament. At kung paano i-resolve yung issue na yun, ganun din ang pag-resolve sa sinasabi na kontradict niya sa Old Testament. So yun pang idea. Dapat ayon, walang kukontra ang mga totoo sa mga luma. Kung may kontra, sa isip lang natin yun. Kailangan lang natin magiging. Kung tapos, kailangan natin makita yung positive tsaka yung negative bago tayo maka-conclude. Meron pa akong isang ginagawa. Pag talagang matindi ang issue, sinisigurado mo na dapat kung mali ako dapat ang maunang makakalam. Pag merong issue, lalo na po, minsan may mga debate ako sa Facebook na napakatitindi. At malaking tao ang kadibate ko. Binabasa ko po yung whole Bible, simula po na ang dulo. Para lang sa issue na yun, hanapin ko talaga yun. Mga dalawang linggo yun. Kasi pag dinibad niyo yung Bible sa 8 hours, may MP3 Bible, yung theater ko yung basa. Kinig lang tayo. Simula Genesis hanggang Revelation. Para lang sa issue na yun. Kasi kung may mali, kailangan ako magtama ko na yung sarili. Kung hindi ko pwede na nagtutura ako, tapos ako malang kayo, di ba? So, pag mga seryosong mga bagay, talaga matitilitan ko akong pasayahan yung buong Biblia. Meron pa po, inyo ako po yung college, at ang pinaka-favorite kong aklat, yung Proverbs. Itong Proverbs ko, hindi ito parang tinuturo ng English major, kasi basa-basa. Hindi ko alam kung bakit gusto naman kulit ako yung Proverbs. Yung kahit anong basahin niya dire-diretso, wala rin naman context. Yung sunod na verse, walang kinalaman sa sunod na verse. Pero nakakatulong po yan. Ang isa po sa pinaka-nakakatulong, simula, nung wala pa po mga computer, yung concordance po, napakaganda kasi titingin lang saan tayo sa topic, makikita natin lahat ng sinasabi na ng Bible simula at Genesis hanggang Revelation. Diba, Sabbath, nakalagay doon lahat. So yung concordance, kung may mga computer naman po, ang dali lang. I-search lang, lumalabas na lahat yung mga topic. Okay, tapos ang isa pa po, itong Sabbath School, kaya po tayo may Sabbath School, kasi nalilimutan natin at saka kailangan natin i-review. Ang pinakamaganda nito, sir, pag ikaw ang nagtuturo, mas marami kang natututunan. Hindi mo ba? Kasi ikaw yung nagdadagdag.
Katulad po nung i-report ko sa college, nag-report ako tungkol sa gantong microprocessor. Ang ngayon, hindi ko malimutan kasi ako yung nag-report. So, pag tayo ay nagtuturo, mas marami tayong natutunan. So, yan po yung quality of reference. Sino ba nagsabi? Katulad po, may isa pong, minsan nakakalito po. Sabi nung mga pareseyo kay Jesus, bakit hindi mo, si, bakit nung kumukuha si Jesus ng mais? Mais po ba yan? Kung ano naman yun? Nagugutom sila, kumuha siya ng grain. Sabi nung mga parisi, why are you transgressing the law? Ano yung sinasabi ng parisi na transgressing the law? Ano yung law yung sinasabi nyo? Alam niyo po ba kung anong law? Yung law lang nila. Sa kanilang law yung sinasabi nila. Kaya si Jesus Christ, sabi niya, I am the Son of God is Lord of the Sabbath. Ang sinabi ng Diyos, that's it, the Lord, ganito. Sasabihin ni Moses, that's it, the Lord. Yung sinabi ni Moses, gantong gawin niyo, gantong gawin niyo. Sabi ni Moses, wala naman din sa sinabi ng Diyos. At sinabi ni Moses, na bawal mo, pick, pumitas ng prutas pag nagulutong ka. Ginawa kami ng policy ng mga parisi para mas walang makasuway. Ang problema, ang reference nung hindi Gusted the Lord, hindi rin si Moses, kundi yung, ano lang, sila lang. Ngayon, they are teaching for doctrines the commandments of men. Sabi ni Jesus Christ, why are you making it very hard? You are teaching for doctrines the commandments of men. Ibig sabihin, commandment lang nila yun, pinapalabas nila na commandment ng Diyos. So, pag tayo lang, may inisip tayo, bawal ba ito o pwede? Bawal o pwede? Sino nagsabi? Si, ano ba? Si Moses ba? Das Ket the Lord ba yun na klaro? Kung Das Ket the Lord, hindi rin nababago kung yung Ten Commandments. Kasi ang Diyos hindi rin nababago ang isip. Alam mo kung bakit kung hindi nababago ang isip ang Diyos? Kasi hindi siya mali. Nagbabago lang tayo dahil may mali tayo nagawa. Pero kung yun ang ano ni Satanas, sabi ni Satanas, dapat baguhin ang batas. Ibig sabihin, may nakita man ni Satanas, gusto baguhin. Kaya hindi mo pwede baguhin ang commandment kasi walang mali. Para pumayag, kung nagbaguhin ang commandments, ibig sabihin, ito mali yung unang commandments. Kaya po, ganun. So, ang Diyos hindi nagbabago. Si Moses, pwede siyang gumawa ng mga batas niya, mga policy niya sa Israelites. Pero yung mga sinabi ng Diyos, hindi nagbabago. Yung sinabi ng Pharisee, kasalanan mo lang yun sa kanila. O, sabi lang nila yun, pero hindi yun. So, katingnan natin kung sino nagsabi. Kung sino nagsabi. Okay, para we cannot teach, hindi malalaman natin sino commandments of God, saka commandments of God. Tapos po, ang spirit of prophecy ay pinapaliwanag. May mga bagay po hindi ako maintindihan sa Biblia. For example po, sa Acts 5, si Ananias at si Sapphira, mga donors, eh ako, nagbibigay din ako ng maraming tulong sa mga ministry. Nung nabasa ko po yun, nagtatako. Bakit yung mga donor, namatay? Ang hirap na magbigay ng pera, tapos mamatay ka pa. Dahil nagsinumaling ka lang sa banal na Espiritu, hindi sa tao, hindi sa Holy Spirit. So hindi ko po maintindihan. Binasa-basa ko pabalik-balik. Bakit ganun? Tinignan po ang comment ni Sister White. Sabi pala niya doon, yung sacredness of vows. Pag mayroon pang sinabi sa Diyos, ay gagawin mo. Pagbili mo ng pabilis. Huwag mo na, huwag kang babago ng isip. Huwag kang babago ng isip. Kasi, oo, kasi yun ang sinabi mo sa Diyos. Hindi joke-joke ang pagpapromise sa ating pagkakas. Sabi ni Sister White, mabuti pang hindi ka nag-promise kaysa mag-promise ka na hindi pa mag-umpad. Kaya yung mga promise ko sa Diyos, natatakot din ako personally, na hindi ko tutuparin. Kasi buhay ko ang baka mag-tulad ako kay Ananias at Sapphira, mga donor na namatay. Dahil sa promise nila. So, napakaganda po ng spirit of prophecy. Ang favorite na aklat ko po ay yung topical comprehensive index ng G.Y. Writings. Para po siyang concordance ng lahat ng writings ni Ellen White. Apat na book yun. Kung natagpuan ko yun sa library, sa tag-library ito. Oo, oh, apat yun siya, di ba? Nandun yun sa ilalim na hanggan eh. Doon ko kinukuha
yun, tapos doon lang ako sa live. Napakaganda kasi kahit anong topic, makikita mo na. Although hindi siya perfect, kasi reliable nung talagang writing sa record. Kasi may mga summarized yun. Pagka, sabat, yung mga nakasummary. Yung mga summary minsan, pag tinignan mo doon, leads to iba. Pero napakaganda, malaking turo. Nung may mga computer na po, ayan, EGY, na DVD, pinapangarap ko noon. Ako po na akong cellphone, bibili ako ng 5,000 pa yun noon. Ayan, libre na lang sa cellphone. Libre na lang, sir. Pero yung nasa cellphone po, walang comprehensive index. Search lang, mano-mano search. Maganda rin. Pero yung comprehensive index na pinaghirapan nilang talaga i-compile, nandun sa CD. Yung CD naman po ay $19 na lang. At binigyan ako ng EGY State ng libre noong isang taon. Kung mga website po, nandiyan din po. Ang isa pong source ng ating mararanan pong patuhanan ay yung official statements. Kasi po minsan may marinig tayo, itong theologian na ito, sabi ganito. Pero sabi ng isang theologian, kabalik ka lang. Sinong tama? Sinong tama? At magka-contra yung sinasabi ng dalawang theologian. Kasi hindi perfect ang church. At yung theologian, hindi rin yung perfect na ano. Pero yung pangtinagbituhan na ng church, ng general conference, nandiyan yan sa official website. Kasi sabi ni Ellen White, when pinagbutuhan means general conference in session, it should be respected. So yun po yung official statements. So pag nagkukontrahan ng mga theologian, ng mga pastor, tingnan mo kung ano nasa official statement. Kasi hindi lahat ng pastor ay alam lahat. Diba? Ito ay naman, kahit tayo. Ang dami ko rin tinuro na later nalaman ko, mali pa rin. Kasi hindi naman talaga natin alam. Tanggapin na natin na hindi natin alam. Ang buti pa sabihin natin, hindi natin alam. So merong official statement po. Yung mga nire-research ng ating mga skola nasa Adventist Biblical Research.org. Yan. So may mga nagpo-contract mga occult, na din yung mga sagot. Okay. So, yun po ang aking mga natutunan sa ibang mga tao kung paano mag-aaral na mag-inig sa Bible. Hindi po madali. Hindi po basta-basta mababasa kasi kahit na mag-aganda magbasa ng Bible. Hindi mo ma-memorize talaga. Yung ibang tao, magaling mag-memorize pero ako. Pero ang Holy Spirit ang mag-remind sa atin. Okay, the Holy Spirit, I shall remind you of things that Jesus has taught you. So, napakaganda po. Kahit mabasa natin yung Bible, mapakinggan natin, pag kailangan natin, ang banal na Espiritu ang mag-remind sa atin. Napakaganda. Okay, ang isa po dyan sa mabasa natin sa Bible ay tungkol sa health. Ito po sa Leviticus 11. Pag titingnan po natin ito sa Leviticus 11, meron pong idea dito mga kapatid ng clean and unclean. Ang ibig sabihin ng clean, malinis. Ang ibig sabihin ng unclean ay marumi. May mga bagay po na kahit gano'n natin hugasan, marumi pa rin. Katulad yung baboy. Kahit na vegetarian yung baboy, saka linisan mo ng linisan, ano bang inis ng baboy? Di ba marumi? Kaya nga baboy ang tawag. Kahit na labahan mo ng labahan, baboy pa rin yun. Baboy. Kasi marumi. So, may mga bagay po na hindi talaga magiging malinis kahit anong gawin natin. Yun yung mga nakasulat dito sa Leviticus 11. Pero may mga bagay po dito sa Leviticus 11 na hindi natin masyado binabasa. Dito po sa may bandang 25 to 35. Pag nakikita po natin dito, pati yung damit, pag nadikitan ng patay na hayop, nagiging marumi. Tilalaban natin. Sabi dyan, hindi lalabhan at saka patayin, hindi unclean, unclean. So, may mga bagay na malinis na pwedeng dumumi. Siyempre, totoo naman, di ba? Common sense. Katulad yung marok, malinis ba yan o hindi? Pag hindi hinugasan, malinis. Hinugasan natin para sigurado tayo. Pag may sakit yung manok, malinis, madumi. Bakit? Sabi naman sa Leviticus 11, madumi. Malinis. Kasi magkasakit nga. Common sense naman po, di ba? Kaya po, sinasabi ni Sister White na yung mga baka, yung mga manok, sa huling panahon, parumi yan ng parumi.
Kasi dumadami yung sakit. Dumadami yung pollution. Kaya, tinapi sa 150 years ago, sabi ni Ellen White, yung mga naghihintay ng second coming ay dapat matutong kumain ng parang kalabaw. Ay, hindi naman ganun. Matutong ng kumain ng mas magandang pagkain. Oh. So, matutong pag-aaralan, hindi ito binibigla. Ako dati, binibigla ko. Mabuti na lang, marami akong makain ng iba. Ako nag-vegetarian po dahil akala ko may sakit ako sa puso. Pumunta kami sa Thailand. Ang mura-mura ng pagkain doon, sir. Ibang topic yun, sir. So, akala ko may sakit ako sa puso yung pala yung aking kinutulugan ay napaka ano. Hindi lang ako kasya din sa kinutulugan ko. Kaya sumasakit yung mga katawan ko yung disipid ko dahil yung position ko sa pagtulog pala yun. Sabi ko, pag may sakit ako sa puso, magte-tennis ako buong araw. Tingnan ko kung mamamatay ako. Malapit naman yung clinic, katabi lang yung tennis court. Hindi naman ako namatay. Sabi ko, maliyata yung research ko. Nag-research ulit ako. Yung pala, ano lang yung position lang sa pagtulog. So, kinuloy-tuloy ko na yung vegetarian kasi boring but hindi vegetarian. Lahat naman ng tao, kaya kumain ng manok. Susubukan ko. So, hanggang ngayon, experiment pa rin. 2004 kasi mo lang experiment ko. So, hindi ako vegetarian. Ayaw ko kumain ng manok, ayaw ko kumain ng isda. Ayaw ko lang. So, kung ayaw ko, mag-i-tinit nyo ako. Diba? Parang decision, experiment yun. So, huwag kayo mga problema mga kapatid. Pero, ang benefits na nakukuha ko po, piling ko mas magaan ako, maligong sa magaan talaga ako. Kahit na gulalo ako sir, araw-araw, ganito pa rin ako eh. Kaya wag na lang. Kaya, pag nagulalo ako, parang piling ko hindi ka ako masikasan ng araw. Kasi yung mga sebo na ano dun, sabi pa naman sa Bible, bawal pa ng kainin yung ano, taba ng mga. Oo, kaya pala. Alam niyo po ba yung mga Adventist? Di ba po merong study sa internet na yung Adventist sa lumamidya ay nakakalang buhay? Yun po pala ay ginawa nila dito sa Pilipinas. Kaya lang, yung pre-study, nalaman nila na pareho lang yung age ng pamatayan ng Adventist at hindi Adventist. Kaya tinigil nila yung full study. Sabi ni Pastor Rex, mga iliman yung classmate ko, anak ni Pastor mga iliman. Tinigil nila yung study. So, pareho lang na nangamatayan. Kaya si Janity at MacDonald. Yung Adventist at kaya Adventist. Pareho lang ang ano, longevity. So, dun na lang nilagay kasi mas maraming digital yung dun sa lumalita. So, may advantage po yan. At kailangan ng education kung paano. Manalamin kayo kung paano magiging matututo. Kailangan, it has to be palatable and nutritious. Hindi lang puro mungo. Okay. So, yan po ang principle niya. May mga bagay na dumudumi at malinis na dumudumi. Paano natin malalaman? Kasi yun lang tayo sa balita. May balita doon sa GMA 7 Inquirer. Laguna Lake is not safe for fish and humans. So, hindi pwede mag-swimming doon. At hindi rin pwede mag-swimming yung isda doon. Kaya pag pakain tayo yung isda, tatalanan natin yung isda kung saan siya galing. Pag hindi siya sumasagot, baka guilty yun. Okay. Meron din balita po doon sa ano? Sa ForbesMagazine.com. Sabi doon, Pacific tuna has radioactive waste from Japan. Ah, California tuna pala. Magtataka po ako, bakit yung nasa California tuna ay may radioactive galing sa Japan? Nung naalala ko yung sabi ni Ellen White, yung isda, kahit nasa gitna niya ng dagat, lumalangoy yan. Baka pumunta sa Japan at kumain ng ano doon, mas malapit na yun. So may nagubong radioactive waste, tapos bumalik, tapos nahuli na ng ubap. So, kaya pala sinasabi ni Ellen White, kailangan natin matuto, magtakwa. Okay. At sabi rin, yung may mga business na health will be rich with best. Oo. Oh, kaya yan, marami yung, wala namang copyright yan, hindi business na kayo ng ganyan. Kasi nakalagay sa trap si Big Village Contest. Dahil dumadami yung sakit. Okay, yan po ang advantage. Pero hindi tayo maliligtas ng ating vegetarianism. Yun po. Pero anong kakain natin sa langit? Ganun pa rin. Hindi naman namin habulin yung malaking isda sa langit at saka mamimit tayo ng habulin natin yung malaking pabo doon, manok.
malalaki yun at sakin talaga yun. Pero ang kakainin natin yun yung nuts, fruits, vegetables. Kasi yun yung prescribed kay Adam and Eve. Okay. Okay, so yun po ang principle ng Leviticus 11. May mga bagay na madumi, na hindi malilinis. May mga bagay din na malinis. Pero dahil sa pollution, ay durumin. Kaya, sinasabihan tayo ng ating church sa fundamental beliefs na we should ito best, yung best time ng food ang ating dito sa number Christian behavior. Kaya po, kailangan natin mag-exercise. Nandito fundamental belief number 22, Christian behavior along with adequate exercise and rest, we are to adopt the most helpful diet. Pinaka-helpful na diet. The best diet. Na po pwede. And yung mga sinabing antin sa Bible, ay wag natin. So, yun po. Ngayon po ay kung yun ang principle natin sa Bible at yun ang ating algorithm o paraan na ating pag-Bible, ang sunod na ito sa ating self ay paano mag-turo sa iba. Kasi po, napakahalaga ng pagtuturo sa iba. Yung ang banal na espiritu ay hindi binuhos sa apostles para lang sila matuto, kundi so that they will become witnesses. Ang banal na espiritu ay hindi lang para sa atin, kundi para ibuhos sa atin para makita yung mga witness sa iba. So, bigay ko natin ang panahon kay Sir. Thank you po, Sir Win. Good afternoon po, bang palin? Good afternoon. Happy Sabbath po. God is good? God is love? First John 4:8. Ulitin natin po natin. God is good? All the time. All the time? God is love? First John 4:8. First John 4:8? Okay, salamat po at binigyan ako ng pagkakataon na makapagturo. At ito po rin ay Bible study. Bible study din po ito. Unang Bible study ay sa sarili mo. And then kapag ito ay nai-apply mo sa sarili mo, pwede mong i-share din sa iba. Ito pong Bible study na po ito ay simple lamang. Ito po ay acronym or acrostic. Halimbawa po, ang school natin, The Bearer of Light and Wisdom Colleges. Paano po pa i-clean yun? BLWC. Adventist University of the Philippines. Paano pa i-clean? AUP. Okay, so, hindi po ako naka-ready. Pero naka-ready po yung aking whiteboard na dalawa misis. Halimbawa po, no? Yung Bearer of Light and Wisdom Colleges, BLWC na po, AUP. Adventist University of the Philippines. Department of Health, DOH. Di po ba? Tama po ba ako ano? Department of Justice, DOJ. So yung mga habang salita, pwede mo siyang paikliin. In that case, madali mong maunawaan ang pag-aaral mo sa sarili mo ng Bible. Naunawaan po natin? Halimbawa, Bearer of Light and Wisdom Colleges. Halimbawa, kumuha ka dyan, Light. L-G-H-T. Light. Paano yan? Para matuto ka mga bata. Ano yung L? Lead. Yung I? Inspire. Okay. Lead the students. Inspire the students. G? Guide the students. H? Help the students. And letter T? Train the students. Maganda po ba? Madali ba? Madali? Okay? Ang ating topic mga kapatid ay Holy Bible. Kasi Bible study eh. Hindi man ako lalik dun kay Sir. Dabitagal lang natin. So paano natin pag-aaral ng Holy Bible? H-O-L-Y Bible. B-I-B-L-E. Okay? Dito mga kapatid, mapapagaan ang iyong pag-aaral ng Bible. Mapapagaan. Okay? Kasi dito,
nahihimay-himay mo yung mga salita. Kasi hindi mo lang pwedeng kainin ng isang buong manok eh, di ba? Unahin mo muna yung legs, yung wings, o yung, kasi pag kinain mo ang Bible ng buo, ano mangyari? Iluluwa mo rin. Kasi buo nga eh, machochoke ka eh, mas brother choke. Machochoke ka mga kapatid. Ngayon, para yung isang buong manok, para makain mo, siyempre uutay-utayin mo. Ganun rin po sa pag-aaral ng Bible. Kasi ang pag-aaral po ng Bible ay malalim, mahirap, at matagal din pong unawain. Now, para maisa-isa mo ito, maunawaan, ganito po ang simple pamamaraang method. Para po ito sa akin, ano po, sa inyo po, ay siguro may kanya-kanya tayo para maserwin. Pero ito po ay para sa akin. So, Holy Bible, first topic mga kapatid, ano kaya sa palagay yung letter H? Ayun na, nauna na natin yung light eh. And lead, inspire, guide, help, and train. So, sa Holy Bible, ano po yung letter H? Letter H is, stands for Holy Scripture. Saan ko mababasa mga kapatid? 2 Timothy chapter 3 verse 15. Pag binuksan niyo ang Bible niyo, nakalagay dyan, ang Holy Scripture ay mauunawaan pa natin mula sa ating pagkasanggol. Don't you know that you will understand the Holy Scripture while you are young. Okay? Mauunawaan natin ang banal na kasulatan kahit tayo ay bata pa. Okay? So dito po may clue na agad siya. Yung H, Holy Scripture. Okay? Kaya pag magbabasa ka ng Bible, paano ko ba mauunawaan ng Bible? So isa-isahin mo yung letra niya. Okay? Isa-isahin mo yung letra niya para maunawaan mo siya. Okay? Letter O. Ano po letter O mga kapatid? Wala ka niyo yung letter O. Ha? Frederick, obey. Okay, obey, obedient. Okay. Sa akin, ang nilagay ko mga kapatid is our shield. Ang ating, ano yung shield mga kapatid? Ang mga anak ko lagi naglalaro, shield eh. Shield on the auto shield ko. Ano shield? Oh, protection, panangga. Okay, saan po mabasa mga kapatid? Proverbs chapter 30 verses 5 to 6 mga kapatid. Ano nakalagay dyan mga kapatid? Ha? Kawikaan 35 to 6. Ang salita ng Diyos ay kalasag mga kapatid. Hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng dagdagan. Ang salita ng Diyos ay sure, mga kapatid. Okay? The word of the Lord is sure. It is our shield to those who trust in Him. Do not add, do not subtract. Okay? At tatawagin kang sino ngayon. Okay? Letter L. Ha? Ang clue ay? Ang clue mga kapatid ay Psalms 119:105. Sir, ano po yung Psalms 119:105? Kanta ito eh. Kanta. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So yung letter L mga kapatid ay? Light. Lamp and? Light. Madali ba malawaan mga kapatid? Yes. Inisa-isa mo, no? Maganda sa PowerPoint. Letter Y. Letter Y, mga kapatid. Letter Y. Ah, ano sagot sa letter Y? Yes. Your what? Ano ang salita ng Diyos? Your what? Ha? Daily? Yes. Your word. Your food. Sorry. Your food. Ito, delikado ito mga kapatid. Your food. Mabasa ito sa Amos 8:11. Ang nakasulat din mga kapatid, Amos 8:11, darating ang panahon, magkakaroon ng tagutom. Tagutom saan mga kapatid? Tagutom sa tinapay at sa tubig. At ang ibig sabihin nun, tagutom sa tinapay o sa salita ng Diyos. Amen? Dito, swerte kayo dito mga kapatid. Okay? Dahil dito nagkaroon ng tagutom, sir. Hindi sa pagkain at sa tubig, kundi tagutom saan? Sa salita ng Diyos na tinatawag natin tinapay ng tubig.
Buti may mga kababaihan dito, may mga kabataan dito na nasumpungan yung kanilang pagkain. Okay? So, ang Holy Bible, mga kabalit, sa letter Y is your food. Amos 8:11. Ang sabi doon, darating ang panahon at Diyos ay magpapasapit ng tagutom. Tagutoman sa tinapay at kauhawan sa tubig. Okay? Pero ang totoo nun, sa salita ng ating Panginoon. Okay? Kaya pag dumating ang panahon at nagkaroon ng tagutom sa pagkain, mga kabalit, sa salita ng Diyos, kahit bayaran pa nila ako ng 1 million. Brother Rhey, 1 million, bibigyan kita. Bible studyhan mo lang ako. Hindi na ako papayag, mga kapatid. 1 million? Hindi ako papayag. Siguro, sir, mga 5 million, papayag na ako. Okay? Letter B. Ano yung letter B, mga kapatid? Ha? Letter B. Yun yung sinabi kanina. Okay? Bread. Tinapay. Why? Because the Bible is our daily bread. Pagkain araw-araw. Okay? Sarap kaya ng tinapay. Okay? That's why we need to read the Bible every day. Okay? Daily bread. Saan po ito makikita, mga kapatid? John chapter 6 verse 33. Okay? Daily bread. Pagkain araw-araw ng ating kaluluwa. Okay? Nakunawaan, ma'am? Mabilis ba? Tama lang. Letter I. Ano letter I, mga kapatid, sa Holy Bible? Letter I. Yes, thank you! Inspired by what? By Holy Spirit. Saan makikita, mga kapatid? 2 Timothy chapter 3 verse 16. Okay? All scriptures are inspired by God. Profitable for doctrine, for reproof, for correction, that the man of God may be perfect. Okay? For good works, mga kapatid. So, ang Bible, para maunawaan mo ito, mga kapatid, ito po inspired ng Holy Spirit. Bakit, mga kapatid? Pag ikaw ay nag-aaral ng doctoral, kapag hindi nakapagbasa sa isang dissertation, nakakuha ka na ng isang doctoral. Ay kapag nakapagbasa ka pa ng apat na dissertation, so naka-acquire ka ng apat na doctor. Halimbawa, Dr. Amulaw, Dr. Durante, Dr. Bersamina. So nakabasa ka ng apat na dissertation sa doctoral, so parang nakakuha ka na rin ng apat na PhD, mga kapatid. Ay, ang Bible, ilan bang libro ito? 66? Therefore, pag nabasa mo ito, nakakuha ka ng 66 na doctorate na pag-aaral. Mga kapatid, ang ganda, no? Saan ka ba doon 66? Agad ang nabasa mo? 66 doctorate, agad ang may idea ka, mga kapatid. Letter B. Ang clue ay Revelation, mga kapatid. Revelation chapter 1 verse 3. Ano nakasulat doon, mga kapatid? Yun! Thank you, ma'am! Blessed! Mapalad ang nagbabasa, nakikinig ng salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang panahoy malapit na. Malapit na ang katapusan ng panahon, mga kapatid. Okay? May sumigaw sa jeep, katapusan na! Sabi nga lang, kinontra siya, huy! Hindi pa! Wala pa nga kinsenas eh. Katapusan ka na agad. Diba? So mapalad ang nagbabasa, nakikinig, at tumutupad ng mga nakasulat sa banyang kasulat. Bakit? Sapagkat ang panahon malapit na. Sarap kayo magbasa ng Bible. Sa akin dahil Bible eh, 16 years old ako, wala akong interest eh. Nagka-interest lang ako noong 18 years old. Uy, saan pa nagbasahin ito? Nakaka-intriga. Why? The Bible is the best book in the whole world. Oo, mga kapatid, pinaka-the best ito. Ito yung books of all books. Okay? Ito ang pinaka-matinding aklat sa buong mundo. May isang babae, mga kapatid.
Alam niyo po ba? Sir, sa South Korea, pwede magbasa ng Bible, tama? Pero sa North Korea, ay, magagalit si Kim Jong-un. Bawal pala ang Bible sa North Korea. Nabasa ko sa YouTube, bawal pala doon. Pag nahuli ka, patay. Lalo na rin sa Russia, may isang babae mga kapatid. Kapatid natin. Inaalagaan niya yung Bible. Ay nabalitaan niya na isi-search suwara ng lahat ng bahay. Hanapin ko sino nagtatago ng Bible. At pag nalaman niya yung katago ng Bible, ikukulong kahit niya papatayin. Alam niyo yung ginawa niya? Binaon niya ito sa bakuran niya. Binaon niya. Inilibing niya doon. Ay nabalitaan niya ulit na yung iwa-widening yung kasada. Sabi niya, sabi niya, nako, maalib yung Bible ko, matidiscovery. Pag ito ay binuldoser at saka hinukay, ako, kailangan ko nung kunin ito. Alam niyo yung ginawa niya, mga kapatid? Pagkatapos niya makuha yung Bible, eh, no choice siya eh. Alam niyo yung ginawa niya? Para lang hindi, kasi pag nakuha itong Bible, pupulitin ito, yuyurahan ito eh. Yun ang idea dun eh. Alam niyo yung ginawa niya, hindi natin siya masisi. Sinunog niya yung Bible niya, dinurog niya, ginawa niya charcoal, ininom niya mga kapatid, at sabi niya, this book is part of my life. Itong aklat na ito ay bahagi ng aking buhay. Totoo yan mga kapatid. Eh kapag ito'y nakuha nila, eh pupunit-punit ito, babasusin lang ito eh. Okay? Kaya mapalad talaga mga kapatid na nagbabasa ng Bible at nangahawak sa salita ng Diyos. Letter L. Mga kapatid, Hebreo 4:12. Paing pag-aaral. Hebrews chapter 4 verse 12. Ano po nakasulat dyan mga kapatid? Ha? Ano nakasulat dyan? The word of God is what? Living and active mga kapatid. Living and active. Ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at matalas kaysa alinman tabak. Mga kapatid. Double-edged sword ito mga kapatid. So sa letter L, living and active. And sa letter E, mga kapatid, alam niyo ba kung anong letter E? Ha? Yung mga sabi ng mga haters, ano sabi, wala daw? Walang ano? Walang for? Ay, meron dito. Ito ay endure, endures for ever. Saan mabasa mga kapatid? Isaiah chapter 8 verse 40 ba? Tama ba? Sorry. Balita. Isaiah 40 verse 8. Ano sabi doon? Heaven and earth. Ano sabi doon mga kapatid? No. The grass withers, the flowers fade, but the word of God endures forever. So mga kapatid, para mapag-aralan mo yung Bible mga kapatid, isa-isahin mo. H O N Y B I B L E. In this way mga kapatid, nahihimay-himay mo ang salita ninyo. Mas madali mong tunawain at maintindihan. Amen? Seed word mga kapatid. May seed word tayo ngayon. Ito ay binigay kong idea. Pero ngayon may seed word tayo, ha? So, mula dito kay... Ito isang grupo ito. Bahala dito isang grupo din ito. Okay? So, we have two groups today. So, ang gagawin nyo naman ay... Ang gagawin nyo naman mga kapatid ay Christ. C-H-R-I-S-T. Okay? Bibigyan ko na kayo ng clue dyan. Yung letter C. Yan, nakikita nyo na yan. Kita nyo na, ha? Okay? Ano ba si Jesus Christ? Nakikita nyo na yan. At yung letter T, ano yung profession ko? So, hindi natin, pagbilang tayo ngayon, magsisipul tayo, ano ko yung isang representative, at then, gire-reporting sa ito nila. Okay? So, bilang na po mga kapatid, sa papel, sa wall pen, at gawin niyo ang Christ. Who is Jesus Christ? C-H-R-I-S-T. For 10 minutes, mga kapatid. Sige po! Para matuto po kayo,
hanggang mauunawa niyo yung sinasabi ko. Okay? Sige po, bilog po kayo dyan. Bilog kayo dito. Sino ba talaga si Jesus Christ? C-H-A-C-H-R-I-S-T. Sige po, mga kapatid. Bilog-bilog. Pwede rin po nagkilang verse. Oo, kasi pag nagtilagay niyo lang yung Holy Scripture, wala kayong verse, walang basihan. Walang basihan. So, dapat lagyan nyo ng verse para may base yan kayo. O, may basis kayo. Kasi magiging matibay ang pag-aaral nyo ng Bible, kapag merong sitas, may basihan. Okay? Kasi kung wala, that is baseless, mga kapatid. Alright? I start now for 10 minutes na baba na yun. Okay? Ito, pag-elementary lang pa kay school ko, pero kaya-kaya niya. Okay? Alam ko lang sagot dyan, pero gusto ko maka-discover si Erwin. Nagsagot sa group mo dito. Sige po, bilog na, mga kapatid. Ma'am, sa likod, bilog po kayo. Huwag pong gawin ng isa, gawin po ng grupo. Small group po tayo. Dito po. C-H-R-I-S-T. Alright? And for your assignment, magsusulat na ako ng assignment, mga kapatid. Magsusulat na ako ng assignment. Wala, teacher tayo eh. Hindi pwedeng nangingiba na dugo natin yun eh. Assignment! Okay? Ang assignment nyo po ay Saba. S-A-B-B-A-T-H. This is your assignment. Ha? Ang walang assignment, tatayo sa unahan, ha? Teacher talaga, no? Assignment! Oh! Assignment yan, ha? Ang mga kagawa ay mayroong premium kay cellphone. Okay! Sige po. C-H-R-I-S-T. C stands for? Okay. Then, get Bible verses from your Bible. Sino po si Jesus Christ doon sa C-H-R-I-S-T? Sige po, small group. Bible verse, pero nandun yung essence. Lagyan pa lang ng verse dapat. Opo, kasi pag walang verse, hindi solid yung foundation na pag-aaral mo. Walang basihan yan, baseless. So dapat ipatunayan mo. Okay, patunayan mo, di ba? Kaya nga ito pag-aaral ng Bible to eh. This is a Bible study for yourself. Okay? Po ay wala doon, pero yung talata ay pinatutunanan na yun siya. Halimbawa, bibigyan ako ng number 1, ha? Letter C, Creator. Pero ang Bible verse mo ay Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Wala yung word na Creator doon. Pero yung verse ay ipapatunay na siya ay Creator. O, diba? O, yun po. Yan na po papasok yung sinabi ni Sir Wing na gumamit ng concordance, gumamit ng cellphone, gumamit ng LNG white comments, papasok na lahat yan po. Ito na yung application po. Mami, pasok. Lapit-lapit, mami. Yan. Very good. Nabasa na yung mga cellphone na merong concordance.
Kapag pwede ko lang burahin, ako kayo na ba yung sumulat ko? Para pagkatapos na kayo yung susunod dito sa CHRISD para na-compare natin ang group A versus group B. But don't forget your assignment, mga kapatid, ha? Your assignment is create your own acronym from the word Sabbath, S-A-B-B-A-T-H, mga kapatid. What is letter S in Sabbath? O anong araw ngayon? Ano yun? Ang group A po, natapos na daw po. Okay, ang bilis nila, no? Kasi kakunti lang sila. Ganun talaga pagka-count eh. Madaling matapos. Okay. Sige, sino maaga ang kasi kami? Oh, very good. So, mami, di pero sa'yo pagkasulat. Holy Spirit. Okay, mami. Okay, susulat dito po. Kaya binura ko. Kasi picture nila, kukupihin din nila yun. Ngayon ko malalaman na kung sinong may natutunan, si teacher ba o ang student. Malamang isa naman sa atin ko dyan, ako na mismo may natutunan kasi may lahat ako dyan ng work na wala doon sa aking ginawa. Mami, ito po sa unahan. Papakinggan po natin mga kapatid. Yan, group A. Sit work natin ha. Oh, ready? Oh, simple mami. Para... Okay. Sige po, dito po mami sa portion ito. Ang mga kapatid o, sinusulat na nila yung kanilang nagawa. Okay. Ay, ang ganda magsulat naman. Sa letter C nila ay yan. So yung creator po ay manlilikha. Okay. Facebook ko, ha?
Alam niyo, may natutunan ako ngayong hapon na wala doon sa aking pinag-aralan. Ang natutunan ko dito ay yung letter S. Kasi may natutunan ako yung letter SL. Wala ito siya sa aking manual eh. Kasi itong mga to nasa manual ko. Pero wala sa manual ko yung letter S supplier. Tama ito. Philippians 4:19, favorite Bible verse ko yan. My God shall supply all your needs according to His riches and glory, which is in Jesus Christ. Amen, mga kapatid? So, wala man yung word doon na supplier, pero doon yung word na supply, ay nagkakatugma na yung mga kapatid. Eh, sa Genesis, chapter 1, verse 1 nga, wala yung word doon na creator eh. Pero in the beginning, God created the heavens. Thank you so much, Group A. Sa Group B naman, mga kapatid, tignan natin kung may pagkakapareho o kung wala. Kasi alam nila, nakita na nilang Group A, bigla nilang binago. Sino? Sa Ryan? Oh, sige. Sino ba mag-report? Sige na po! Para tapos ang time ngayon pa kayo visitation. Dito po sa unang ma'am. O, di ba ang pilis? Ang daling mo unuhan si Jesus Christ, ano? O, yan o. Oh. Inisa-isa mo lang yung letra. O, oh, sige na. Representative na. Sige na po. Oh, para makakasayo. Sige po. Mabilis ba ang maulawaan yung ating ginawa? Ayan. So, C stands for creator, Genesis 1 verse 1, na, pero pwede rin po, ano, John 1 verse 1. So, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Na, napasimula, ang salita ay ang Diyos, at ang Diyos ay ang salita at ang salita ito ba? At ang salita ay nagkatawang tao. So yun po, the Word in the beginning became Jesus Christ, and Jesus Christ is also present sa creation po. Yung ako has si Jesus Christ is the one who is in
lumikha sa atin. And holy, ayun po. Holy, 1 Peter 1 verse 16. Ayan, nabasa. Naipakibasa po. 1 Peter 1 verse 16. Tapos po, si Tita Esther, pakibasa po. John 11:25. Tapos si Tita Nida po, pakibasa 2 Corinthians 5:17. Tapos si Tita Lilia, Lilia po. John 4:42. Tapos si Sister Bong, John 4:42 po. Yung dating pagkatao mo ay papalitan ng buong pagkatao. Amen? So mga kapatid, dito po, Bible study. Madali niyo po bang naunawaan mga kapatid? Sa pag-iisa-isa ng letra? Di ba? Oh. Siya ay naging inductive mga kapatid.
from specific na punta ko sa general. Okay, sa ganito pong pag-aaral mga kapatid, mas madali mong maunawaan yung pag-aaral po ng Bible. Kasi isa-isayin mo lang po ang letra. At kapag naisa-isayin mo ang letra, hanap ka ng talata sa Bible mga kapatid, mas lalong lalawak po ang iyong pag-unawa sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Amen? Assignment mga kapatid. Diba? Hindi mo wala yung assignment. Oh, hindi pagka-estudyante, imposibleng walang professor na hindi nabibigyan assignment. Wala rin teacher na hindi mabibigyan assignment. Bakit mga kapatid? Para i-download yung responsibility. Kasi pag walang assignment, uuwi sa bahay, wala naman kami gagawin. So, ang gagawin yung estudyante, magko-computer na lang yun. Kaya kung binigyan mo siya ng assignment, mag-aaral siya mabuti. Kaya mga bata hindi nag-aaral mabuti kasi wala daladalang homework o assignment sa bahay. So, kapag binigyan mo siya mga kapatid, maglalo siya magre-research, mas lalo niya maunawaan yung libro o yung lesson na inyo po pinag-aaralan sa school. So ganito din po sa church mga kapatid, para lalo natin mas maunawaan, ahead of time, magbibigyan tayo ng responsibility sa ating mga kapatid. So assignment niyo mga kapatid ay Sabat. Letter S, may corresponding meaning po yung Bible verse. A, double B, A, T, and H mga kapatid. Babalik po kami sa Sabado. Dahil narito ako sa Sabado ulit mga kapatid. So susunod pa ulit Sabado. Para chikin yung assignment ninyo. Ang walang assignment, walang blessing. Okay, maraming pong salamat mga kapatid. I hope nakatulong kami ni Sir Win at ako sa paano nyo madaling pag-aralan at tunawain ang salita ng ating Panginoon. Amen? Maraming pong salamat. Salamat po.